data is the new gold. Sabi niya doon, interesting. Kakatapos lang ng founders meet up. So, iyon yung ginanap ng BBPH na community group kung saan nag-meet yung mga CEO, mga founders ng different industry. And nakakatuwa sa event na to, guys. Every time na I attended sa event na to, specific itong BBPH na group of community, is marami kong mga bagong natututunan, mga bagong nagiging kaibigan, ka-network sa possible business, partnership, collaborations. So, yun yung pinaka nagustuhan ko sa group na to. Magkakaroon ka ng maraming mga idea sa mga uma-attend. Kasi ang event na yun, hindi naman yung para sa mga business owners na nasa e-commerce industry. Yung group na yon is for different business model. So, anumang business ang ginagawa mo, mapa agency, e-commerce, traditional business, may restaurant ka, marami kang makukuha. Also, merong ding special guest kahapon na in-invite si Sir Jason. Ang name niya is si Josh Mojica. So, si Josh Mojica, siya yung a founder or a CEO ng Kangkong Chips. Grabe, yung mga lesson na mga natutunan ko doon, sobrang bata pa ni Josh, by the way, 18 years old pa lang siya. And the way kung paano siya magsalita, parang 25 to 30 plus na siya, mga ganon. Yung the way kung paano siya magsalita doon sa front na maraming tao. Yung confidence niya nandun sa pagsasalita. Pinatunayan niya na kahit bata ka, pwede kang maging CEO, pwede kang magsimula ng negosyo. So doon ko napatunayan talaga, it doesn't matter anong age mo, kahit nga 18 years old ka pa lang, 17 years old or 20s, makakapagsimula ka ng mag-negosyo. Okay, huwag mong lilimitahan yung sarili mo. So marami siyang mga shiner doon, mga inspirational, mga advice na pwede mong magamit habang ginagawa mo yung negosyo mo. So yun. Maganda naman, of course, ng mga natin napakinggan kay Josh Mojica. Kaya, thank you, brother. And, by the way, nakapag-picture din ako. Nagkaroon ng chance na makapag-selfie sa kanya. Ayan. Of course, hindi lang si Josh yung nag-share doon. May mga company din doon na nag-present ng business nila. Marami doon. Yung parang Shark Tank, di ba? Pero hindi naman yung parang Shark Tank talaga na mag-a-ask ka ng ito yung investment. So, doon parang nag-pitch sila ng business nila. Meron doon may agency, merong IT company, merong iba't ibang product na may ginagawa sila. So, yun yung parang setup ng event. Kaya maganda. Sorry guys, medyo umulo na dito sa part ng subdivision namin. Hopefully, klaro naman. And, meron pang ibang speaker doon at nag-share din ng mga idea bakit mahalaga na pasukin mo yung influencer marketing. Also, bakit importante din yung data sa business. So, isa yun sa pinakagustuhan ko, guys. Take the data, turn it into information, from information, turn it into insight, from insight, as in advertising parlance, craft your message. And if you want instant sales, you want to immediately generate your money, gumawa kayo ng attractive program. Ganun na kasimple yun. Napakadaling sabihin, but the important thing is if you're in the right platform, you're talking to the right segment, you'll get it. How do you know if you're the right segment? Look at the influencers. Malalaman mo. Kasi yung videos niya, in our platform, makikita mo ang nabenta niya. Each influencer has their own specialty. Pay for that. Kaya manage your based on performance. Do not just use followers as a basis. And there are many good influencers in this country. Sila ang pag-asa natin para maka-reach tayo ng different markets. Kailangan lang marunong tayo mamili. Data is the new gold. Sabi niya doon. So, interesting. Para sa akin, okay. Kasi nga kung wala kang enough data dun sa business mo, undecided ka, hindi ka makakapag-decide what's next move yung kailangan mong gawin. Example, ito yung leads natin. Ito yung sales natin. Tutuloy ba tayo to scale? Or i-slow ba natin yung budget natin? Babawasan ba natin? Increase? I-decrease? Data means, ito yung indicator para malaman mo na nag-grow yung negosyo mo. Lumalago. Yung data, hindi lang yan about sa numbers. Data, ibig sabihin, dapat alam mo rin yung behavior ng mga customers mo. Saan ba sila? Saan ba silang segment? Nasa ABC
or nasa D level ba sila? For example, when it comes sa social media, kapag sa Facebook, okay, ito yung mga years, mga taon na nandiyan yung mga professional, mix yan, nandiyan din naman yung mga millennial. Pero kung titingnan natin, majority kapag pinasok mo yung TikTok, at TikTok social media, karamihan ng mga audience dyan is, di ba, mga bata, estudyante. So, ia-align mo dapat kung ano yung binebenta mo, dun ka ngayon pu-position ng content mo. Ano ba yung mga in-demand or mga effective na content? Number one, hindi ko naman sinasabi na pasukin mo ito, pero pinaka number one na effective sa social media na content is about issue. Okay? So, yung mga nagba-viral, basta anything about the issue ng Pilipinas, ng ibang tao, kaya nga uso dito yung sinatawag na Marites, di ba? Usong-uso, di ba? Pag mga ganyan, ganyan, Marites. So, yun yung idea, guys. So, social media, ang bilis talagang, napaka-powerful na tool siya kapag gagamitin mo siya sa tama sa business mo para mag-grow siya ng mas mabilis. So, yun yung ano, yun yung nagustuhan ko doon, nakuha ko yung idea na yun na kailangan pag-aralan mo yung mga audience mo for different social media. Mapa YouTube, mapa Instagram, Facebook, and TikTok, and so on. Importante yan. Guys, marami pong nag-share doon. Mayroon ako mga nakimit din doon na first time kong ma-meet, Migs, marami pang ibang mga CEO doon na hindi na ako nakapagpa-picture, and Sir Chester, yung owner ng Bilis Benta, saka yung Pericon. Sa bukas, na-meet ko rin si Sir Chester. And also, madami pa, hindi na ako nakapagpa-picture kasi nga, limited lang din yung time. So, yun guys, so my tip for you is, every time, kung may chance na makapag-attend ka ng mga ganitong klaseng event, networking events, seminar, workshop, invest. Invest in yourself. Kasi yung mga makukuha mo doon is, magagamit mo siya as a fuel habang ginagawa mo yung negosyo mo. Okay? So, maganda yung meron tayong napapagtanungan in advance sa mga hindi natin alam na negosyo na papasukin. So, yun yung tip na maibibigay ko sa'yo. Kaya I highly, highly recommend to be part sa mga group basta makakatulong sa pagdinegosyo mo. So, short video lang to and hindi ko napapatagalin to. Maraming salamat for watching this video, and kung na-inspire ka, huwag mong kalimutan na i-like yung video na to. Kung nasa YouTube ka, don't forget to subscribe para ma-notify ka pa sa mga new videos ko na i-upload dito sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching. Keep safe and God bless.